Hi, guys! Welcome back! Alam mo ba ito? Kung hindi pa, tara na, pag-usapan natin ito. Let's go! Narito ang 10 halamang gamot na inindorso ng Department of Health o DOH na may kamangha-manghang pakinabang sa isang tao. Number 1, Acapulco. Acapulco, ang halamang ito ay mainam para sa mga taong may impeksyon sa balat. Maaari itong gawing lunas sa insema, kagat ng mga insekto at pangangati. Bukod pa rito, ang dinikdik na dahon nito ay mainam sa panlaban sa mga ringworm o buni. Number 2, Ampelia. Ang ampalaya ay hindi lang masarap na ulam, kundi tumutulong ding mapababa ang alta presyon at ang blood sugar level. Ang katas nito ay lunas din sa lagnat at sakit ng katawan. Number 3, bawang. Ang bawang hindi lang basta panggisa, dahil may dalang lunas na mabisa ang gulay na ito. Mabuti ito sa puso at tumutulong ding mapababa ang dead cholesterol. Pinalakas nito ang resistensya upang labanan ang impeksyon ng sakit or sugat. Number 4, bayabas. Ang bayabas, ang tropical na prutas na ito ay antiseptic at madalas na ginagamit sa mga sugat upang maiwasan ang impeksyon. Pumapatay ito ng bakterya, fungi at amoeba. Ang prutas ding ito ay tumutulong sa maayos na buwanan dalaw para sa mga kababaihan. Number 5, lagundi. Ang lagundi, kung pagod ka ng umubo, pakuluan ang dahon nito, maaari ring panggamot sa trangkaso, lagnat at sipon. Number 6, nyug-nyugan. Ang nyug-nyugan, kung ang iyong anak na may pinapahirapan ng bulate sa tiyan, ito ang katapat niyan. Maaari ring ilagay ang mga dahon nito sa bahagi ng katawan na sumasakit. Seven, sambong. Ang sambong, kung ikaw na may pinapahirapan ang bato mo sa iyong mga kidney, ang pinakuluang dahon nito ang makakatulong sa iyo. Mabisa rin itong gamot sa kit ng tiyan. Number 8, Taang Gubat. Taang gubat, panlunas ito sa gastroenteritis at diarrhea.
May iba ring itong silbi. Maaari ring itong gamitin sa pagligo o di kaya pangmumog. Number 9, pansit-pansitan. Ang pansit-pansitan para naman sa mga may edad na. Ito ang bagay sa iyo. Bilang panlaban ng arthritis at gout, maaari ring gamitin gamot sa sakit ng puson at maging sa mga tigyawat. Number 10, yerba buena. Ang yerba buena, maraming sakit ang kaya nitong alisin. Maaring itong gamitin upang alisin ang sakit sa ulo, ngipin at tiyan. Tumutulong rin ito para sa mga mahina ang panunaw. So, maraming salamat po. Sana ay may matutunan po kayo sa mga halamang gamot na ito. Take note. Ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Kung kaya mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor para maiwasan ang problema. Kung nagustuhan mo ang content na ito, maaari kang magbigay ng opinion o mag-request sa ibaba. Para sa next video natin, ay yun ang tatalakayin natin. Maraming salamat. See you next videos.